We can't really avoid things that will destroy us just because people don't want us to grow and be happy. They keep us putting down for their own enjoyment. But despite everything, we have loved ones inside us who help us not to pay attention to the bad dreams we experience. They are our inspirations. Our inspirations help us stand up and be brave. No matter what difficulties we have today, we must fight and be strong. Fight for inspiration. Ato. Sometimes we feel discouraged. Now, hear our story. Me, as a student, I experienced body shaming when I was grade 6 until high school. Naranasan kong mabully dahil sa katawan kong mataba at sa hindi kagandahan. Hindi ko nagustuhan ang naging impact sa buhay ko. Doon nagsimula ang pagbaba ng aking self-confidence, naging mahiyain at introvert ako. Kaya natakot akong makipagkaibigan sa school. Natakot akong ma-reject at ma-left out, kaya naging balakid siya sa pag-aaral ko. Minsan hindi na ako pumapasok sa school at gusto ko na lang mapag-isa. Naging trauma siya sa akin at inisip ko kung bakit. Bakit ko naranasan ito? Palagi kong tinatanong sa sarili ko kung bakit ba ako nabuhay? Ito ba yung purpose ko sa life? Na parang black hole na napakalalim na hinigop ako ng tuluyan. Pero sa lahat ng pinagdaanan ko, may isang taong unang humila paalis sa masamang karanasan ko. Siya ang aking longtime partner. She made me realize na hindi mahalaga ang sinasabi ng iba as long as masaya ako sa kung ano ako at alam kong wala akong tinatapak ng ibang tao. I am human that I deserve to be loved and treated well. Ang pagiging mataba ay hindi kasalanan. Walang ibang tatanggap sa sarili ko kung di ako lang din. Isa siya sa naging dahilan para maging proud ako sa kung ano ako. Kung hindi dahil sa partner ko, hindi ko mahahanap ang salitang confidence sa sarili. And now, I'm a college student. Natutunan akong makipag-communicate at makipagkaibigan. Natutunan ko nang lumabas sa aking sariling mundo at mag-explore. Hindi ko masasabing hindi na ako pinag-uusapan ng iba. Dahil hanggang ngayon, nararanasan ko pa ang mga yun minsan. At yung discrimination, nandyan pa rin. Pero ngayon, kaya ko na. Tinanggap, kinilala at minahal ko na ang sarili ko. Narealize ko na kapag makikinig lang ako sa mga masasakit na salita ng iba, wala akong mararating. Kaya kung ano man ang gagawin ko, ay gagawin ko. As long as wala akong masasaktang kapatao. Kahit anong hirap ang pagdaanan ko, magiging matatag ako para sa mga taong naniniwala sa akin. I'm Jimena Taneo, and this is my story. Ako si Joella Marcos, isang estudyante at isang ina. Hindi naging madali para sa akin ang pagsabayin ito. Isang taon, nagdesisyon akong bumalik sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Nag-take ako ng entrance exam sa NWSSU. Naghintay ng ilang buwan para sa resulta at sa awa ng Diyos ay nakapasa ako. I grabbed the opportunity para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Akala ko madali dahil sa 8 taon akong huminto sa pag-aaral, pero hindi pala. Nung araw na iyon, excited akong pumunta sa mga magulang ko para sabihin sa kanila na makakapag-aral na ulit ako. Hindi sila natuwa sa nalaman nila. Dahil hindi daw ako magseseryoso
at ititigil ko rin lang daw naman ito. Tiniis ko kahit sobrang hirap. Walang imik at hinahayaan ko na lang sila. Nagpatuloy ako sa pag-aaral kahit alam kong hindi sang-ayon ang pamilya ko. Ang pagiging estudyante at pagiging ina ay hindi naging madali para sa akin. Mahirap maghanap ng pang-araw-araw na gastusin, lalo na sa aking pag-aaral. Dahil sa edad ko, nawalan din ako ng self-confidence, yung tipong kaedad ko na lang ang aking mga instructors. Dahil wala akong permanenteng trabaho, umaasa ako sa aking mga magulang para sa aking mga anak habang ako ay nag-aaral. Dahil doon, niisip kong dapat ko bang ihinto ang pag-aaral ko para lang makasama ang mga anak ko. Dahil sa asawa ko na kaya kong tiisin ang lahat ng pagsubok na iyon. Bukod sa mga anak ko, isa rin siya sa nagbigay lakas sa akin at para magpatuloy. Sila ang naging inspirasyon ko. Kung hindi dahil sa mga pagsubok na naranasan ko, hindi ako magiging matatag sa buhay. Sa mga maagang nabuntis at magustong mag-aral, huwag mawalan ng pag-asa. Magpatuloy at huwag intindihin ang mga sinasabi ng iba. Umaban tayo para sa inspirasyon. Gaaral ako ng mabuti para sa aking pamilya. Papatunayan ko sa mga taong mapamusga na kaya kong lumaban kahit mahirap at hindi ako susuko. Ma, pa, para po sa inyo. Balang araw, makakabawi din ako at magiging proud din kayo sa akin. We cannot solve problems with the kind of thinking we employed when we came up with them. Stay away from those people who try to discourage your ambitions. Small minds will always do that, but great minds will give you feelings that you can become great too. If we desire a society without discrimination, then we must not discriminate against anyone in the process of building this society. No matter how many times you fail, you must try again and use your previously gained experience in order to win the next time. Thank you.
Pagyakan ka ha. One. Ako nga yung sunda. Sige na. One. Lingkod. Uy, kamu nga, lima din dapat tusmisay na ka. Balik kay kaliringas. Ay, kung ano yun? Ikaw, di ka, pa ikaw. Mata mo yung kinagayang ka? Tara, sundir ka na and down. 1, 2, 3, go!